Hello guys, welcome back to my channel. Matagal-tagal na ako din naka-upload guys, medyo busy sa mga home service. So ngayon, di naman to repair, DIY na rin. Katulad ng na-upload ko na previous mga DIY, to parts out sa washing machine, ito din parts out sa microwave. Ito din part out din to sa computer, desktop computer. Ito ay isang power supply na ano natin may gagawin tayo nga multiple ano na to multiple output siya para sa kahit anong supplyan mo. So ito ipakita ko sa inyo yung power supply na bili natin sa junk shop. Ito guys, yung nabili ko 50 pesos. Wala na. Iwan ko gagana pa rin. Subukan natin, magana. Ito ang ano, ito ay ano ba to, 400 watts. So mataas-taas to. So pwede ito ay gawin natin multiple output. Pwede nga to gawing supply sa CCTV. Kaya to sa 4 channel, sa apat na camera, indoor o outdoor na camera niya. At saka pwede din to sa DIY mga electric pan, yung DC. Sa yan, ginagawa ko to para susupplyan ko yung dalawa kong DC electric fan na DIY ko, kasi in preparation to guys, abangan ninyo yung van life guys. Maglagay ko dito ng ano, solar power at saka inverter at saka ayun nga, complete set sa solar power nga. Pwede maka ano ng TV, pwede electric fan, pwede ilaw. Ayun ang ano natin. Sunod na pinaghandaan ko nga DIY ko nga project. Pinabili ko na, ina-order ko na sa Lazada itong September 9999. So abangan mo yun, mga guys, kung gusto mag symbol ng power sa solar. So kasi may balak kami nga mag van life, mag travel, so handa ko yung mga kagamitan nun. So by the way, napalayo tayo, ano lang to, parang ano lang, na-mention lang natin para ma-interest kayo. Sundan niyo yung vlog ko na yun. Ito, babalik tayo sa itong power supply. So, testingan natin to guys. Buksan muna natin at saka blowiran muna natin guys. Kasi sobrang alikabok. Ayan guys, ang laman sa ilalim. So, mano talaga guys. So, blowiran muna natin guys para luminis-linis naman. Hello guys, bago pala tayo magpatuloy ano, para malaman ninyo. Pinutol ko na itong green guys, green at saka gray. Tandaan nyo guys, pinutol ko na yung gray para rin pala masubukan natin guys, baka tinanggal natin, dila gumagana. So para malaman natin kaya para magtesting guys, para gumagana yung ano, yung gray at saka green, ito ang switch. Yan guys, oh, gumagana yung fan nya. Tanggalin natin. So yun. So ito ang ano guys, ang switch natin guys. So tanggalin natin guys.
Hello guys, putulin na natin para mahimay na natin ito lahat. Ayan. Pati rin itong mga iba. So guys, taliwanag ko sa inyo ano itong mga purpose. Ito lang natin nalipot na. Ito, putulin din natin. So totoo na talaga na putol na yan siyang nana. So na yan guys, putol na natin ang mga connector. So ipaliwanag natin ang himayin natin guys, itong yellow, yellow para malaman na yellow, yellow, yellow. Yan. Yellow. 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 Lahat yellow, ikuliktahin natin guys. Yan. Wala na. Yan guys, ito. So, itong yellow guys, ay ito ay yung positive 12 volts. So, ayan. Positive 12 volts. Suppose, yung ground ang ano natin himayin. So halata naman guys, pag black is ground. So ipunin din natin yung ground. Yan, yan. 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 Dami-dami kasi may isa pang supply. Yan, lahat ng ground ay negative. O lahat na black ay negative. So ngayon, ang pula na naman guys, ay lahat ng pula ay positive 5 volts. Yan ang mga supply sa IC guys. Yung mga ano dyan, sa sound, sa mga modem, sa may wifi. Yan. So yan, kukulitahin na natin ang 5 volts. So lahat ng orange o brown ay 5 volts, 3 volts. 3 volts yan siya guys. Orange 3 volts. Pati ang brown 3 volts din. So, pwede natin i-condemn din yan. So ito ang violet guys. Ito ay positive 5. Itong blue ay negative. Itong violet ay positive 5. Positive. And itong blue. Separate kasi siya guys. Itong blue guys is negative 12. Tapos itong white, negative 5. So ihanglan lang natin to o tanggalin natin sa totally sa circuit para wala nang ano dyan komplikado. So ito na lang ang gagawin natin. So sa 3 volts wala naman tayong gagamitin sa 3 volt nag supply kasi pag 5 volts pwede ka mag charge doon sa USB, pwede gagawin natin. So 12 volts yung supply natin sa mga charge ka mga emergency lamp o supply mo sa ano pang mga kailangan sa modem, sa router. So ano mo sa wifi mo, 12 volts din yun eh. Kung bibigay yun, pwede mo gamitin to eh. Mataas tong wattage kayo kahit magdamagan to. Pwede itong gagamitin. Kaya 24 hours itong maliit pero may tendency bumibigay yun. O supply niyo sa ano guys, mga USB ninyo na ano, yung speaker, mayroon ding 12 volts yun eh. So pwede to, pwede magamit nyo sa low wattage lang na ano, kasi 400 watts to yung output nito eh. So
taas-taas. So, pwede ito ginagawa ko, bala ko isusupply sa CCTV camera, apat na camera, yung ano niya, indoor at saka outdoor. Yan ang bala ko. O saka ano din, sa DIY ko nga, dalawang electric fan na DC electric fan. So itong 5 volts, kung makahanap tayo ng USB nga case o ano, parts, para ano, install natin ito para may pwede din tayong pang USB. So ito na guys, lagyan natin ito ang mga DC female jack para ready ito pang saksak. Yan guys, nahimay ko na, natanggal ko na. Iniwan ko lang yung orange para sa 3 volts, baka may testing yung mga LED o sa backlight. Yan, 3 volts o mga LED lamp, pwede mag-testing din sa dyan. Ito, dalawang 5 volts para sa USB, balak natin maglagay ng USB output dyan. Tapos apat na 12 volts, yun ang marami-rami, so dami tayo masupplyan dyan. So pito lahat. So pito yan, ang pares niya nga negative, pito din. 1, 2, 3, so yan. Iko-connect na natin yan sa mga female na, ready-made na female DC jack natin. Yan guys, maglagay na tayo ng shrinkables na ano, tube. Maganda-ganda naman. Tapos dugtong natin guys, ito. So alam naman natin ito is positive. So ito rin positive. So yan, ipagdugtong natin guys. So dito tayo naka ano ng ano na to, kabili pang helper natin. Sana may pang helper. Hindi masyado. Yun ang sunod natin ano guys, helper na ano. Yan. Yan natin, kumapit ba? Okay naman. So, lagay na natin. So, tunawin natin kagad para di na mag galaw-galaw. Press shrink na natin. Fix na yun. Yan guys, nakagawa na tayo ng yun apat, pero may dinagdag ko guys, di ko nang sina napakita. Ito ay 24 volts kasi yung previous kong ina-upload na video, yung power supply, paano i-on, nandoon din configuration sa mga wiring niya guys. So ano kasi ito guys, yung anong blue is negative 12, itong yellow is positive 12, so negative o positive, so naging 24 volts yan siya guys. So yun ang nadagdag niya. Tapos ito guys, yung sa configuration din, orange is 3 volts, tapos black is ground, so may 3 volts to. Ito ay nilagay ko dito para pang testing natin ng yung mga 32 inch lang na ano, yung backlight, bawat isa doon is 3 volts lang, pwede yung papailaw, patesting natin nung di ba pundi. Tapos itong dagdag ko rin guys, yan ay ito ay USB charger para mga cellphone guys,
So ito ay siraan na to guys, yung ano, sinira ko lang guys to. Yan, charger to sinira. So ayaw na magbigay ng output, so wala tong primary. So ang kinuha ko dito guys, yung dito lang out niya guys dito. Kasi na, may mga filter na siya guys. So ang lalabas niya guys is 5 volts guys. So, tinanggal ko na rin yung chopper transformer niya. Tapos tinanggal ko, basta ano na, separate na siya sa ano guys, separate na circuit, wala na. So pwede ko na nga itong putulin, pero hindi ko na lang pinutuls guys, para paglagay ko dyan guys. Yan, mayroon siyang tukod dito guys, mayroon tukod para dili kung magsaksak ako dito hindi matulak. So lagyan ko dito na lock. So di ko na lang pinutol, pero ang ano talaga, wala na yan siyang ano dito. So dito na lang gagamitin natin guys. So yan na guys, maano natin guys, i-coconnect natin. Yan guys, na-connect na natin yung positive niya, kasi positive dito sa ano, capacitor. So ang negative is dere, dito rin na negative. So konektado naman siya dito papunta dito. So positive niya is connected papunta dito. So nakasupply na to dito sa dalawang USB out niya guys. Hello guys, dito na, tapos na yung DIY natin. Power supply ng computer desktop, ginagawa natin multiple output supply. So natapos na natin. Nandiyan na yung mga jack niya, may USB, may female DC jack, at saka ito male, apat na male, tapos isang ano yan. Separate ko lang para di mag-confuse guys, kasi ito 24 volts to guys, kaya di ko pinarihas dito kasi baka magkamali, masaksak sa 24 volts. So matestingan natin guys, i-on muna natin yung ano yan. By the way guys, itong mga electric fan ay nga DIY to na, DIY ko to. Ito ay yan, 12 volts brush nga type motor. And ito ay 24 volts ano to, brushless to guys, brushless. So yan, nasubukan, at saka itong ring light, nasubukan natin yan. So sinasaksak na natin. So ipangsaksak natin yung 12 volts. Dito may naka ano to dito sa likod guys. Yan, may DC plug yan siya dyan. Tapos i-on na natin dito. Yung DC niya. Tapos tong 24 volts. So ginawaan lang natin din ng male jack para hindi tayo mag ano, di ka ma dito. Hahanapin mo. Kaya maging safe ka dito. Ayan. Magkabalik guys. So, okay lang 12 volts, hindi ka masunog, pero ito masaksak sa 12 volts na yari. So mayroon din tong phone jack dito. So yan guys, tapos i-onan muna natin yung switch. So lahat yung switch, i-manual na natin yung switch dito para ma-on ang ano kasi. Sandali guys, ha? Hindi ba makita. Ayan, naka-ona. So i-on na natin yung 12 volts ay 24. Ayan o. So on na yan, 24. Tapos yung ring light, i-on din natin yung ring light. Ayan, yan ang ring light. So itong 12 volts i-on natin. Ayan, 12 volts.
24 volts. Ayan ang 24 volts. Ito ang 12 volts. So gumagana yung power supply natin guys, multi output. So hindi ka na bubili ng transformer pa, bili ka na lang sa junk shop guys, mura lang, 50 pesos. So gagawin mo lang multi output, dami ka ng ano, dami ka na ma-supply sa DC. Kasi 400 watts to guys. So ilan lang to? 15 watts. So 30. Ayan, ilagay mo rin 15 watts. So 45 watts ko lang pa. Wala nga mag-init guys. Oh. Wala nga nakakaano. Madami pa ka. Sa sunod guys, testingan natin to sa ano. Yung apat. Pwede to supply sa ano, CCTV guys. CCTV circuit. Closed circuit TV yan guys, pwede ito mag supply ng apat na camera, yung out, indoor at saka outdoor na camera, pwede yan supply. So sa ngayon guys, yun lang masusubukan yan, at least gumagana yung mga sinusupplyan yan. Pwede ka pa rin mag charge ng cellphone dito kasi gumagana nga rin light, so pwede ka mag charge dito ng cellphone din gamit dito. So yan, yan lang sir guys. So sa ngayon, so kung baguhan ka dito sa channel ko guys, huwag dumaan ka, please subscribe my YouTube channel John and Family, and please like, share and comment, and click the notification bell guys, para updated ka sa mga ina-upload ko ng video. So manapit na i-upload ko guys yung DIY ko rin nga, so solar setup sa ano ko guys, sa van ko guys, para baka mag-band life. So abangan nyo ito guys, kaya click na yung notification bell para automatic mapasok yun sa inyo kung maumpisahan ko na guys. Ready na lahat, nandiyan na ang mga materials. So time na lang ang ano ko guys, hinihintay. So thank you for watching guys. To God be the glory.